nababasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griyego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin suubin ng awit ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano ba nagiging bahagi ng bayan ng Diyos? Sa lumang tipan po, maliwanag, ang isang tao ay naging bahagi ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutuli. Kapag siya'y itinuli, at iyan po'y ginagawa nila pagkatapos ng 8 araw ng kanyang pagsilang at binibigyan siya ng pangalan, siya'y nagiging Hudyo na, bahagi na ng bayan ng Diyos. At pangalawa, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng kautusan, utos na ibinigay ni Moises, yan po yung tanda ng pagiging Hudyo. Ngayon po, sinabi ni San Pablo, ang kaligtasan, ang pagiging bahagi ng bayan ng Diyos, ang pagtanggap sa mga pangako kay Abraham ay hindi lang para sa isang lahi. Ito po ay hindi lang sa mga taong natuli. Ito po ay hindi lang sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ngunit ito'y grasya ng Diyos. Naging bayan tayo ng Diyos sapagkat si Jesus ay namatay para sa atin at nagpatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga, kailangan nating maniwala sa ginawa ni Jesus. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Yan po ang kaligtasan. At ang tanda ng ating pagtanggap kay Jesus
ay ang pagbibinyag sa atin. Kaya grasya ng Diyos po na tayo ay naging bayan ng Diyos. Kaya nga sinabi ni San Pablo, wala nang pagpapangkat-pangkat. Hindi na tayo Hudyo o Hentil, lalaki o babae, malaya o alipin, lahat tayo kaisa bilang anak ng Diyos kay Kristo. Kaya iba na ang paraan para maging bayan ng Diyos. Naging bayan tayo ng Diyos sa ating pananampalataya na ipinapahayag natin sa ating pagbibinyag. Ito'y pananampalataya sa grasya ng Diyos na makasalanan pa tayo, namatay na si Jesus para sa atin. Magpasalamat po tayo sa Diyos na naging bahagi tayo ng Kanyang bayan. Sa ating Ebanghelyo naman, sinasabi dito, ano ba yung kaugnayan natin kay Jesus? Noong si Jesus ay nangangaral sa mga tao, may isang babae na siguro siya ay nabigla sa kagalingan ni Jesus at hangang-hanga siya kay Jesus na siya ay napasigaw. Mapalad ang babaeng kumalong sa iyo. Mapalad ang babaeng nagpasuso sa iyo. Mapalad ang iyong ina. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi. Mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at gumagawa nito. Kaya ang kaugnayan natin kay Jesus, hindi na ayon sa lahi, hindi na ayon sa dugo, ngunit ayon sa salita ng Diyos. Hindi ba minsan nangyari din na habang si Jesus ay nangangaral, may nagpasabi sa kanya sa likod, hinahanap po kayo ng inyong ina, ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga kapatid. At sinabi ni Jesus, sinong aking kapatid? Sinong aking ina? Ito ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Kaya ang kaugnayan natin kay Jesus ngayon ay hindi na ayon sa laman, ngunit ayon na sa salita ng Diyos. Ito po'y hindi pag-insulto kay Maria. Ito'y lalong nagpatatag sa larawan ni Maria. Sapagkat si Maria, bago niya ipinaglihi si Jesus, tinanggap niya muna ang salita ng Diyos, ang balita ng anghel. Tinanggap niya na siya'y alipin ng Panginoon na mangyari sa kanya ayon sa kalooban ng Diyos. At siya'y naglihi. Kaya Mary is the first disciple, first not only chronologically, although that is also true, siyang unang nakakilala kay Jesus, but also first in the idea of prominence, siya ang pinaka-disipulo ng Panginoon, sapagkat siya ang tumanggap sa salita ng Diyos ng buong buo at inalay niya ang buhay niya sa pag-alaga ng salita ng Diyos. At hindi lang sa simula ng buhay ni Jesus, hanggang sa wakas, hanggang sa kanyang kamatayan, nandoon si Mama Mary sa tabi ng krus ng ating Panginoon. Yan po ang kadakilaan ni Maria. Kaya mas dakila si Maria, hindi lang sa pagsilang kay Jesus, mas dakila si Maria sa pagtanggap sa salita ng Diyos na nagkaroon ng laman sa kanyang sinapupunan. At dito po matutularan natin si Mama Mary. Hindi natin siya matutularan bilang ina ni Jesus, ina ng Diyos. Isa lang yan. Ngunit matutularan natin siya sa kanyang buong pagtanggap sa salita ng Diyos sa kanyang buhay na magagawa din natin ngayon.